may isang likas na yaman na sagana ang bansang Pilipinas. At ito ang sinasabing fuel of the future. Gaano nga ba ito katotoo? At ano ang pananaw dito ng ating bagong pangulong si Ferdinand Marcos Jr.? Sa episode na ito ay ating pag-uusapan kung ano nga ba ang deuterium gas at bakit ito ang sinasabing magpapayaman daw sa bansang Pilipinas. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa Asia na may tinatagong likas na yaman na hanggang ngayon ay hindi pa rin nadidiskubre ng kahit na mga eksperto, mga likas na yaman na pinakukunan ng mga ikabubuhay ng mga tao. Ang karagatan ay isa sa mga halimbawa ng likas na yaman na may pinakamalaking pakinabang sa pang-araw-araw na hanap buhay ng mga tao. Mapaibabaw man ito o ilalim, ay sakop nito ang halos 71% ng ating daigdig, habang ang 29% naman ito ay binubuo ng mga kontinente at isla. Pero alam nyo ba na may isa pang likas na yaman na tanging sa kalaliman lang ng Pilipinas matatagpuan? Ito ay tinatawag na deuterium gas o kilala rin bilang heavy hydrogen, at ngayon ay malawak itong kilala sa buong mundo bilang fuel of the future. Ang deuterium ay walang kulay, walang amoy, hindi nakakalason, diatomic. Ito ay madalas na ginagamit sa nuclear power. Ang deuterium ay isang energy source na pwedeng gamitin ng buong mundo kapalit ng ginagamit natin ngayon ng mga langis. Ang deuterium ay isa ring gas, ngunit ang kaibahan nito sa mga langis ay ito ay malinis at environmentally green. Natukoy ang Pilipinas na may pinakamalaking halaga ng deposito ng deuterium sa mundo sa isang lugar na kilala bilang Mindanao Trench, na bahagi ng karagatang Pacific Ocean sa labas lamang ng baybay ng Siargao Island. Ayon naman sa isang doktor na si Dr. Anthony B. Halug, na isang Filipino scientist, inilarawan niya na ang Philippine Trench ang pinakamalaki sa buong mundo, na tinatayang may habang 868 miles at may lawak na 52 miles, at ang lalim naman nito ay nasa 3 miles. Ito ay katumbas ng 10 kilometro below 60 level. Sinabi rin ni Dr. Anthony Halug na ang potensyal nito sa ekonomiya ay humigit kumulang na 12 barrels kada araw, na may presyong $7 kada bariles o katumbas ng $84 million kada araw, $33.66 billion kada taon. At sapat na ito upang mabayaran ang dayuhang utang ng ating gobyerno sa isang taon, ayon sa kita ng foreign exchange. Paano nga ba naimungkahi ang deuterium dito sa ating bansa? Noong unang panahon pa ni President Ferdinand Marcos, ay nangarap siya na yumaman ang ating bansa at nag-isip siya ng mga paraan upang may sakatuparan ito. Sumagi sa isipan niya na kumausap ng mga saintipiko dahil may nais siyang ipahanap sa ilalim ng lupa at ilalim ng tubig. Nang dumating na ang mga ito, inutusan niya sila na maghanap ng kayamanan sa ilalim ng lupa at ilalim ng tubig. Nung dumating ng panahon at nakabalik na ang kanyang mga inutusang saintipiko para magbigay ng impormasyon ukol sa kanyang mga pinapahanap, sinabi niyang nakita niya ang deposito ng deuterium na nasa Philippine Trench na nasa probinsya ng Surigao, parte ito ng Mindanao na may habang 868 miles, lapad na 52 miles at 3 miles naman ang lalim nito. At tugon pa nito, ang umiikot daw na deposito ay 85 million bareles kada araw. Muling ipinasuri ng dating President Marcos ang balita tungkol sa natuklasang kayamanan sa ilalim ng dagat na tinatawag na deuterium, at napag-alaman niya na ang impormasyon tungkol dito ay totoo, na labis namang ikinatuwa ng dating presidenteng Ferdinand Marcos. Tinawag niya noon si Cesar Escoza at sinabing siya ang gagastos sa proyekto sa pagsisipsip ng deuterium sa ilalim ng dagat. Ngunit hindi niya alam na dumating na pala ang sukat ng panahon ng kanyang panunungkulan bilang pangulo, at siya'y pinatalsik sa bansa noong taong 1986. Ang pagkatalsik ni Pangulong Marcos ay labis na pinanghihinayang ni Cesar Escoza dahil hindi natuloy ang kanilang plano at hangarin na ipagpatuloy ang nasabing proyekto. At dahil dito, ibinenta niya na lamang ang kanyang mga ari-arian para may pamasahe at panggastos siya papuntang Amerika.
para doon maghanap ng investor at hindi rin nga nagtagal ay nakakita si Cesar Escosa ng Amerikanong investor noong taong 1987 na ito ay sa panahon na ng dating presidenteng Cory Aquino. Pumunta sa Pilipinas ang Amerikanong investor upang mag-survey sa Surigao at doon ay napatunayan nga na totoo na may deuterium nga sa ilalim ng dagat ng Surigao. Kaya naman, kinausap nila Cesar Escosa ang gobyerno ni President Aquino tungkol sa gagastusin ng Amerika sa pagsisipsip ng deuterium. Nagkaroon sila ng kasunduan ng pagkakahati-hati ng kita, 40% sa Pilipinas, 40% sa investor at 20% naman sa labor at maintenance. Ito ay pinagkasunduan nila noong taong 1997. Pagkatapos ng kasunduan ito ay bumalik na ng Amerika ang investor para ihanda ang kanyang mga gagamitin sa pagsisipsip ng deuterium. At makalipas lamang ng ilang buwan ay bumalik ulit sila sa Pilipinas. Dala ang mga kagamitan ng inhinyero na mag-aasikaso at mamamahala sa sinasabing proyekto. Nagsimula na silang mag-install ng malalaking tubo na gagamitin nila sa pagkuha ng deuterium. Ngunit sa lakas ng agos ay nasira at tinangay ang kanilang mga gamit. Kaya sinabi ng mga engineer sa kanilang amo na hindi makakayanan ng kanilang mga instrumento ang lakas ng agos ng tubig at dapat daw ay submarino ang sisipsip nito sa ilalim ng dagat. Sa ganitong kadahilanan ay muling nakipag-usap si Cesar Escosa at ang foreign investors sa gobyerno ni President Aquino upang baguhin ang napagkasunduang kontrata dahil napakamahal ng submarino at ang gusto nilang hatian ay 30% sa Pilipinas, 50% sa investor at 20% sa labor at maintenance. Ngunit hindi pumayag ang Pilipinas sa ganung kasunduan. Kaya nagpa siya na lamang na umuwi ang investor pabalik ng Amerika at ang deuterium ay tuluyan na ngang kinalimutan at namura. Ngunit ito ang good news, kaibigan. Sa ating panahon ngayon, panahon ni President Bongbong Marcos Jr., nais niyang ipagpatuloy ang mga naantalang mga proyekto ng kanyang ama at isa na dito ang pag-i-explore ng deuterium gas. At sa isang panayam kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dahil noong senador pa, ay kanyang minumungkahi na na ipagpatuloy ang proyekto ng pag-i-extract ng deuterium gas sa Surigao. Ito ay nailathala sa isang interview ng Philippine Daily Inquirer noong December 27, 2013 pa. Kaya naman kaibigan, maliban sa ginto, ang deuterium ay isa sa mga likas na yaman ng ating bansa na siguradong mabebenepisyo ang sambayan ng Pilipino at magbibigay kaunlaran sa ating mga kababayan. Psalms 146. Praise the Lord from the earth, you great sea creatures and all deeps, fire and hail, snow and mist, stormy wind, fulfilling His word. Kaibigan, ang ating Panginoon ay maraming mga paraan para tulungan tayo na bumangon sa kahirapan. Ngunit ang pinakasusi para makamtan natin ang tunay na kayamanan ay ang pagkapit sa pananampalataya kay Kristo, sapagkat sa Kanya manggagaling ang lahat ng pagpapala. At kung kasama mo ang mismong tagapagbigay ng pagpapala, ay hindi mapipiligro ang buhay mo.